At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito ay character analysis nga tayo para dito kay St. Mars. So tignan natin kung ano nga ba yung character ng mama na nga na to. Pero bago nga tayo magsimula, i-flex ko lang saglit itong ang si solo leveling natin. Ayan, so sa mga nagre-request po sa inyo o naghahanap sa inyo ng manga series o manhwa series ng solo leveling, ay ayan, sinisimulan ko na po yan doon sa may Facebook page natin. So ito na sa may episode 5A na nga tayo. So kung di pa kayo nakaka-follow doon kay Facebook page natin, yung link nito ay nandiyan lang po sa may comment section saka sa may description natin. So paki-check na lang sila at paki-subscribe. Subscribe tuloy, paki-follow na lang guys itong si Facebook page natin. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. So St. Marcus Mars, isa sa mga 5 elders natin at sa mga nakaraan nga lang ay na-confirmed na nga na itong kanyang awakened form ay isa nga siyang Itsumade. So itong Itsumade ay nagpo-possess nga iyan ng isang katawan ng isang ahas at yung kanyang ulo ay pang tao, habang yung kanyang beak, yung pakpak niya at saka yung mga claws naman ay pang ibon. At so now, sa may Japanese folklore, ang kwento naman nito ni Itsumade ay minsan nagkaroon ng isang epidemic illness na naging cause ng pagkamatay ng pagkarami-raming tao. At nangyayari nga ito kada gabi. So ibig sabihin gabi-gabi ay maraming tao yung namamatay dahil nga doon sa epidemic illness. At dito na lumalabas ngayon etong si Itsumade. At ang nangyayari nga dito sa paglabas ni Itsumade kada gabi ay umiiyak siya ng Itsumade, Itsumade. O sa salitang English, ang ibig sabihin ay until when, until when. So kaya ipinangalan dito sa halimaw na ibon ay Itsumade. At so now ay marami na nga speculations ngayon yung lumalabas patungkol naman sa mukha o itsura nito ni St. Mars. Dahil kung pagmamasdan nga ro maigi itong mukha ni St. Mars ay parang connected siya sa may Skypiea naman. Bakit? Dahil kung babalikan nga natin itong mukha o itsura ni Gunfall ay parang magkamukha nga raw itong dalawa na to. So hindi kaya connected nga raw ba itong si St. Mars dito kay Gunfall? At nataon pa na itong si Gunfall ay diba siya nga yung tinagurian na Knight of the Sky dyan sa may Skypiea. So sinasabi na pareha sila na parang Knight of the Sky na ito ni St. Mars, dahil isang nga ring ibon na lumilipad itong si St. Mars. So kumbaga ay halos parehas yung features na tinataglay ng dalawa na to. Pero maliban pa nga dyan kay Gunfall, ay since na alam na nga natin na itong yokai form ni St. Mars ay confirmed na serpent, kaya possible na baka connected nga rin daw dito yan sa dambuhalang ahas naman dyan sa Skypiea. At itong ahas na nga na to ay nagngangalang Lord Kashi. So Lord Kashi kasi ito yung sinasambay ng mga Shandian tribe dyan. So ito yung Diyos ng mga Shandian tribe. Pero kung babalikan nga natin itong Shandian tribe, ay dito sa dalawang totem na to ay kung mapapansin nyo nga sa tuktok niyan ay may dalawang ibon. At since na sinasabi nga na si St. Mars ay parang connected dito sa may Skypiea, kaya possible na inirepresent ng dalawang ibon na to ay yung una ito ang si St. Mars at yung isa ay si Gunfall na nga. So dito ay parang sinasabi na parang taga dyan itong si St. Mars. So mamaya siguro balikan natin yan. But anyways, maliban pa dito ay kung papansinin nga rin pati itong mga kasuotan dyan ng Shandian tribe, ay di ba nga meron din sila ng mga feather na kahawig naman yan nung sa pakpak neto ni Itsumade. At so now, sa may Hindu naman, etong Mars ay kilala rin bilang sa tawag na Kuja. So Kuja, sounds familiar nga raw yan, na Kaju. At alam naman natin yung Kaju ang nirepresent na tao niyan, at saka isla ay eto na ang Amazon Lily at yung Kaju Pirates, at pati na nga rin etong si Boa Hancock natin. So dito naman kay Boa ay kapansin-pansin naman dati pa man din itong kanyang kapartner nga na malaking sawa. At since na itong si St. Mars ay isang serpent nga, kaya possible na pwedeng connected itong dalawa na to. So sinasabi na in the near future pwedeng magkaroon ng encounter itong dalawa na to. At parang ayan na nga rin yung fino-foreshadow ni Oda dati pa man din, dahil nga
sa paglalagay niya ng malaking sawaon ng ahas dito kay Boa. So meaning, in the near future ay posible na etong si Boa Hancock yung isa sa mga kasama ng Straw Hat Pirates natin sa paikipaglaban dyan kay St. Mars. Pero maliban pa dyan, ay pagdating naman dito sa origin ni Mars sa may Hindu pa rin, ay kilala rin siya bilang si Mangala. So si Mars at saka si Mangala ay isa lang yan sa may Hindu. At so now, itong si Mangala ay anak naman yan ng Diyos ng Environment. Kaya pagdating dito kay St. Mars ay hindi na nga raw malabo kung may connection man o connected itong si St. Mars sa environment. At maliban pa dyan ay may master itong si Mangala na nagngangalang Brahma naman. So itong si Brahma naman, siya yung nagbigay dito kay Mangala ng position dyan naman sa may celestial sky bilang planetang Mars. So kaya nga kapag sinabing Mars at saka Mangala ay iisa lang yan. But then ay after nyan, isend guys hanggang dito lang itong video natin na to. Pero balikan lang muna natin saglit itong ang sinabi kanina na baka dyan nga sa may Shandian yung nirepresent ng mga totem na to ay itong si St. Mars at saka nga itong si Ganfall. So bigyan lang tayo ng konting feedback dito. So pagdating dyan ay ako medyo hindi pa ako mag-i-incline na itong ang si St. Mars ay may kinalaman dyan sa may Shandian tribe. So possible naman, pwede nga mangyari yan. Pero pwede rin kasi malay natin na baka talagang design lang yan ang Shandian tribe yung maglagay ng mga ibon-ibon dyan sa may totem nila. Pero napaka-interesting ng gantong idea kasi nga yung mga nilalagay dito sa may mga totem, usually yan yung mga guardian o yung mga deity nila. Pero siguro ang magiging tanong na lang dito kung nakita na nga ba talaga ng Shandian tribe etong si St. Mars, lalo na yung kanyang awakened form. Kasi pati dito, diba, nabanggit na parang yung mga feather nila na kasuotan dyan ay parang related dito yan kay Itsumade. So ang point ay parang nandiyan si St. Mars dati sa may Skypiea at nakita ng mga Shandian tribe itong kanyang awakened form. So kaya ngayon ay ayan, siya yung Diyos nila dyan. So medyo may pagka-stretch lang ng konti yung sa pagdating dito sa may Shandian tribe. Pero yung dito yung kay Boa Hancock ay eto medyo malupit-lupit. Napaka-interesting nito kung etong si Boa Hancock, may kita nga natin nakasama yung Straw Hat Pirates sa paikipaglaban dyan kay St. Mars. At so kaya ayan ay all in all ay malupit-lupit din etong character analysis natin. So okay ako dyan. But then after nga nyan is yan guys, hanggang dito lang muna tayo. At ayan ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So ayan, kung meron kayong mga comment o reaction patungkol dito kay St. Mars ay pwede pa rin yung i-comment yan dyan sa may ibaba. So yun lang naman guys, at ulit ay huwag nyo palang kalimutan na mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.